guys! So, yan! Nandito na naman kami! So, gagawa na naman tayo ngayon ng bagong vlog! So for today's video, di ba, mapapansin nyo, ang daming nakaset up ngayon, mga kung ano-ano, yan. Actually, di ba, gumawa na kami ng vlog dito before, itong mga products na to. So ngayon, ang gagawin namin, testingin na namin siya para ipakita sa inyo kung ano yung parang finished product niya or paano siya kapag natimpla na. And syempre, titikman din natin kung ano talaga yung mga lasa niya. Step by step, papakita namin sa inyo kung paano siya ginagawa and syempre, mag-taste. Tasting. Tasting. So actually guys, eto, madali lang naman talaga siyang gawin, di ba? Alam nyo naman, tinitimpla lang naman to. Ang pinaka mag-e-effort lang talaga kayo dito guys is yung paggawa ng tapioca pearl. Yes. Yan, yung pagluto niyan. I think it will take you around one hour para to prepare yung tapioca pearl. Habang ginagawa namin to, niluluto niya yung pearl, ipapakita niya din sa inyo kung paano iluto yung pearl para may guide na din kayo. Yes. Pero ito namang gawa namin talaga, hindi naman, kasi yung mga instruction dito, yung pangmaramihan siya. Itong gagawin namin, more on, tatansyahin lang talaga namin yung mga lasa, pero meron kami mga measuring cups para at least, di ba? Nagamitin mo ba yun? Gamitin nilang natin para, di ba, sa mga kagaya namin dyan na kumbaga wala pa naman talagang background sa kung paano ito tinitimpla, at least yung measuring cup, at least guide na din yun sa inyo kung paano siya tatansyahin talaga. Nasabi niya nga na tansya-tansya lang yung ginagawa namin. Uulitin lang namin na ito, ang isang pack nito, 500 grams, pwede siyang makagawa ng 4 liters na milk tea. Imagine nyo lang guys, parang sobrang dami ng pwede magawa nyo dito. Kami naman, since ngayon, ang gagawin natin is per ganito lang, yung isang flavor is isang ganito lang kaliit. So talagang tansya-tansya lang talaga. Tsaka ano, ang Enjoy Philippines nga pala, iba gusto nga nila mag-provide ng trabaho, gusto nila mag-provide ng mga negosyo kasi sila nga yung Enjoy Philippines, negosyong bayan. So since gusto nila mag-provide ng mga negosyo, meron silang mga seminar. Yes. Mga seminar ba tawag doon? Oh, seminar. Tama yan, mga seminar. Recently, nagkaroon pa lang sila ng seminar sa Manila. Quezon City. Tapos sa Quezon City. Tapos ngayong October ulit, meron sila dito sa Pasig. Kaya lang hindi pa kayo makakapunta doon kasi sobrang busy ko pa ngayon. Mga seminar na pinoprovide ng Enjoy Philippines, doon tinuturo nila kung paano yung eksaktong measurements sa bawat titimplahin yung milk tea. And tinuturoan din nila ng mga techniques kung paano mas mai-improve or ma-enhance yung flavor ng milk tea. Tapos ano pa kasi yan eh, meron pa siyang mga iba-ibang mga hinahalo dun sa milk tea. So hindi lang siya pure milk tea tsaka tapioca pearl. Basta ang dami nyo pa lang pwedeng gawin, pwede kayo mag-experiment sa mga products ng Enjoy Philippines, sa mga milk tea and dun sa iba pang products. Pero yun nga, sa ngayon, mag-focus lang muna talaga tayo dito sa milk tea. Kasi lahat ng products ng Enjoy Philippines na nandito ngayon sa atin, milk tea. Yan. Yes. So sa ngayon, ang milk tea namin, pag ginagawa namin siya, ano bang inahalo lang natin? Ano lang talaga, water, tapos itong powder, tapos shake. Yun tsaka lang. Yung tapioca pearl. Yeah. So yun lang talaga yung ginagawa namin sa milk tea namin ngayon. Pero dun pa lang, super satisfied na kami. So yun guys, sisimula na natin yung pagtitimpla and tatry na natin isa-isa itong mga to, bubuksan na natin sila. And hopefully, maging okay yung kalabasan. Ito nga pala yung gagamitin namin ngayon. Nalalagyan. Sobrang dami na namin ang binili na timplahan ng milk tea, tapos mga baso, iba-ibang klase, para lang talaga sa mga milk tea. Pero sa ngayon, dahil konti-konti lang naman yung gagamitin natin, ayun ang gagawin natin, ito lang. So tara na at simulan na natin timplahin lahat ng ta! Let's go! So ngayon, nandito na tayo kung paano ginagawa itong tapioca pearls. So ito yung tapioca pearls. And ito ay hindi sa kung paano ginagawa yung tapioca pearl. Ah? Kung paano may luluto. Kung paano nga lulutuin. Okay, ulit. Dati. So yun, ulit. So yan, nandito na tayo kung paano
niluluto yung tapioca pearls. So ito, 1 kilo yung itong mismong to, pero hindi naman natin siya kailangan ubusin kasi sobrang dami nito. So kukuha lang siguro ako ng mga, tatansyahin na lang natin kung ilan yung sa tingin natin pwede lutuin. Tapos ito, meron akong 1 cup water, tap water, kasi yun nga, kailangan siyang pakuluan. So simulan na natin itong paggawa ng tapioca pearls pagluto. Lagyan na natin. Itansya na lang din natin kung ilan yung ilalagay natin. Ilan pa gagawin natin? Mga 6. 6 kasing cup. Ayan, hayaan na muna natin siya for 20 minutes. Ayan guys, silipin natin kung ano nang itsura nito. Yan, so kumukulo na talaga siya. Tapos kung mapapansin niyo, medyo lumapot na talaga siya. O, ayan, oh, malapot na siya. Tapos malalaki na din siya. Naka 20 minutes na tayo. Ngayon, papatayin na natin tong stove. Then hayaan na natin siya diyan for 20 minutes ulit. After 20 minutes na hinayaan natin siya, ito na yung itsura niya. Then after yan, tatanggalin natin yung water. Tapos huhugasan natin siya para lagyan na siya ng flavor, para mailagay na natin siya dun sa tubig na may asukal. Maglalagay ulit tayo ng tubig kasi yun yung lalagyan natin ng asukal. Kailangan kumulo ulit siya. Pag kumulo na siya, lalagyan na natin siya ng asukal. So ayan, lagyan na natin siya ng 6 scoop ng asukal. So ayan, na-dissolve na yung asukal. So ilagay na natin itong mga pearl. Tapos hayaan na lang natin ulit siya ng 15 minutes. Tapos pwede na. So yan guys, sisimulan na namin ngayon yung pagtitimpla isa-isa. Ito nga pala, gumagamit kami nito sa shaker namin na pwede maganong-ganon para mas matunaw mahalo yung powder. Kasi di ba yung pag yung powder buo, pag sinishake mo siya, pag tumatama dito, edi mawawasak siya. So mas maganda yung pagkahalo niya. However, ngayon, itong isa lang na maliit yung gagamitin namin. Hindi siya kasya sa loob. Kaya hindi namin magagamit yung ganito ngayon. Pero yung pagmalaki yung shaker na gamit namin, ayun, pwede natin gamitin yan. Ang uunahin natin ay, ito, ano ba to? Okinawa. Actually, yung Okinawa, natikman na namin to dati. Ito ata yung pinakagusto ko eh, Okinawa. Ayan guys, nandito na yung tubig. Ito na yung tubig na kalimutan namin kanina. Ayan, tas meron na rin tayong measuring cup na 1/8 cup. So, 1/8 lang siya kasi maliit lang naman tong tumbler na kung saan natin haluin yung powder. So, hindi ko rin alam kung tama na itong 1/8, pero tansahin na lang natin. Basta ang importante, makita nyo yung parang kulay niya kapag natimpla na siya, yung mga ganon, para ma-differentiate natin. Lalagay na natin siya dito. Tapos, water! Water, tubig, please! Tubig na malamig! Ganun ba kadami? Dito lang. Siyempre, dapat konti lang kasi isang baso lang naman eh. Kasi lalagyan pa din namin siya ng pearl. So, siyempre, pag nilagay ng pearl, tataas pa. Shake, shake, shake! Guys, eto na yung una. Lagay na natin dito. Matikman mo ba kung anong lasa niyan? Siyempre hindi pa, mamaya na. Mamaya natin titikman. Ito. Ito. Ito na yung una. Ayan. Yan yung Okinawa. Ganyan yung kulay niya. Tapos mamaya, pagtatabi-tabi natin lahat. Yan. Ayan. Ang pangalawa ay caramel sugar. Yun. Yan ang susunod natin. Hindi pa namin na-try ito. Ngayon pa lang. Nag-endorse pala kami ng Goldilocks.
Yan yung Goldilocks na binili niya kanina. Nagamit namin yun kasi wala kaming mga patungan. Next na natin ngayon ay pangatlo na tayo ay... Ben. Hokkaido. 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 So yan, hindi pa rin namin yan natatry. Hindi pa namin natry yan, bagong-bago yan. Halos magkakakulay lang. So yan, hugasan niya ulit. And pang-apat na tayo. Next na ulit tayo, guys. Ang next natin ay bagong-bago ulit. Hindi pa namin natry. Ito yun. Taro! Taro! Sakto talaga, oh. So, hugas ka ulit para sa next. Isa lang kasi yung lalagyan namin na gano'n, na transparent, na maliit. Yung iba kasi may mga kulay. Eh, gusto namin na mas makita nyo kung ano yung mga eksaktong kulay. Kaya, yun lang yung ginagamit namin. Then, itong ano, next natin, na-try na din namin to. Ito yata yung pinaka-common na iniinom ng mga tao. Winter melon. Winter melon. Ako, nung dati, nasarapan ako sa kanya. Pero, nung ang litong lately lang, parang mas trip ko na yung ibang flavor. So guys, ang last na ipepresent nating flavor, ito ang... Chocolate! Chocolate flavor. So, ito talaga yung favorite ko sa lahat kasi... Eh wala, may chocolate. Normally, sa tao talaga mas gusto nila yung chocolate, diba? So yan, ito na tayo na din namin to before. So yun guys, nasa harap na namin ngayon yung mga milk tea na ginawa natin ngayon. So ang ipresent namin sa inyo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na flavor. Walang straw yung isa kasi dinala niya kasi sa office yung ibang straw. Actually guys, 6 lang yung ipresent namin dito pero 7 flavors talaga yung meron ng Enjoy Philippines. So hindi namin dito ipresent ngayon yung matcha flavor. Tatandaan niyo yan ha. Matcha flavor. Kasi nung kumain kasi kami sa The Pod and the Wings na ano, nag-milk tea din kami doon, tapos tinry namin yung matcha. So pareho kaming hindi namin nagustuhan yung lasa. So hindi namin trip yung lasa niya. Kaya kami, ang binili namin ngayon para sa bahay, ito lang, itong 6 na to. So, kasi syempre, di ba, parang masasayang lang din kung hindi naman namin iinom. Oh, yun. Kaya yung una, ito yung... Okinawa. Okinawa. Caramel sugar. Caramel sugar. Hokkaido. Hokkaido. Taro. Taro. Winter melon. Winter melon. And chocolate. Chocolate. So yan, nakikita nyo guys, yan yung kakalabasan ng mga tinimpla nyong Enjoy Philippines milk tea. So ngayon, lalagyan na natin siya ng pearl, tapioca pearl, na last na natin siyang ilalagay kasi... Di ba last naman talaga nilalagay yun? Hindi pa ginagano lang yun doon. Hindi, dapat mauna siya. Parehas lang yun. So yun, kasi diba, niluto pa natin siya. So yun, lalagyan na din natin siya ng tapioca pearl! Kuhin mo na yung tapioca pearl! So ngayon guys, eto na yung tapioca pearl nilagay na namin dito. So yun, lagyan mo na! Po mga kaibigan, nilalagyan niya na ng tapioca pearl ang ating mga milk tea. Ano kaya ang magiging lasa ng mga ito kapag nilagyan na ng tapioca pearl? Mag-i-improve kaya ang lasa? O hindi, o mas papangit. Mag-i-improve kaya yung lasa? Sasarap ba siya? Or papalpap? Titignan natin yan mamaya. I mean, titikman pala. Yan guys, pwede na tayo magnegosyo ng milk tea. Yan, dahil marunong na tayo. Pero yun nga yung sinasabi namin kanina, sa December, pag hindi na kami busy, mag-a-attend na kami nung mga seminar ng Enjoy Philippines para mas ma-perfect namin yung lasa ng mga milk tea. So yan guys, nalagyan na namin ng tapioca pearl lahat. So ano, ano daw ang sunod? Ang susunod, bumalik na ako. Ayan. Ang gagawin natin next, ano? Siyempre, titigman na natin siya. Hindi, isu-zoom out muna natin pa isa-isa. Montage muna tayo. Montage na itong mga ginawa natin. Okay? In 3, 2, 1.
Tapos na. Ito na, complete yan. Na. Natapos na natin, guys. Na-picture na din natin. Nakagawa na din tayo ng thumbnail. Yeah. So, ngayon, sisimulan na natin siyang tikman pa isa-isa. Yes. So, ano nagkataon na? Pala, tingnan mo, nagkataon na itong tatlo yung Okinawa, chocolate, tsaka winter melon. Yan yung mga na-try na namin dati. Yan yung meron na kami. So, itong nandito yung taro, Hokkaido, tsaka yung caramel sugar. Yan yung mga hindi pa namin na-try. Titikman ka na? Yes. Siyempre, parehas tayong titikin. Ay, ganun pa. Okay, so unahin na natin yung Okinawa. Ito, Okinawa number one. Kunin na natin. Tikman muna. Ako din. Ay. Wait. Kasi gusto may pearl pa. Mmm. Sarap yung pearl. Yung pearl? Yung pearl lang? Net. Mmm. Ang dami ko kasi na ano na kuwang pearl. Siya kasi nahihirapan siyang kagatin yung pearl kasi saktong kakarating niya pa lang galing sa dentist. So nagpa ano ka ba? Nagpa-adjust ako. So nagpa-adjust pa lang siya kaya hindi ko na umuya. Kasi ang kulit kumuha pa ng pearl. Yung Okinawa masarap talaga siya. Ever since naman nagustuhan ko yung Okinawa. Me. Favorite ko talaga ang Okinawa. Yan yung lagi namin iniinom. So, madalas yan maubos. So, pangalawa natin ay ang... chocolate! So, yan ang chocolate po. Yan yung very common sa ating mga Pinoy. Mahilig tayo sa mga ganyan. Ayoko na ng pearl muna. Ano? Ayun, masarap nga talaga siya. Parang ano, chucky. Masarap. Ano din siya? Para siyang yung ano... yung di ba kung umiinom kayo ng mga hot choco, yun yung mga ganun, parang ito yung cold version. Yan, sarap talaga yung chocolate. Paborito natin mga Pinoy yan. Next ay winter melon. Ito ang winter melon, ito yung pinaka unang favorite ko talaga sa milk tea. Kaso nung natikman ko yung Okinawa, nagpalit na siya. Nagpalit na ako. So ito, ang winter melon, yan din yung una ko natikman na milk tea dati. Ano? As usual, sarap. Sarap talaga siya. Natikman na natin yung tatlo sa mga dati nating na natikman na. So ngayon, dito na tayo ngayon sa tatlong bago. Ay, dahil walang straw yung isa, dahil nakulangan nga kami. Lipat-lipat. Hiramin muna natin. So ito, taro flavor. Oh my god, I'm so excited. Okay, so ako na daw ang mauna. Sarap lang. Sarap. Ano? Sarap. Anong flavor niya? Ano guys, yung unang inom ko kanina, yung unang higop ko, para siyang winter melon. Pero nung after, yung may mga aftertaste na, masarap din siya. Hindi ko lang ma-explain kung ano kasi hindi ko maisip yung food na kapareho niya yung lasa. Ano ba siya? Para ba siyang... ano ba? Parang ano? Ube! Ube halaya. Parang ube ba? Pero masarap talaga siya. Nasasarapan talaga ako. Parang ube nga. Ano bang English ng ube? Hindi ko alam. Taro. Pero yun, masarap talaga siya. Masarap. Okay na okay. Marirecommend namin sa iba yan. Next ay... Hokkaido. Ito yung pinakamahal sa kanilang lahat. Titikman na po natin. Hokkaido. Parang tea. Kape? Hindi. Parang tea lang talaga siya yung Hokkaido. Ayoko nga. Diba? Parang Lipton tea. Malapit sa Lipton tea ba? Hindi ko pa masyado na ng Lipton eh. Oo! Hindi. Basta yung tea, yung mga pagpumunta ka sa restaurant, di ba may mga tea sila. Parang ganun yung lasa ng Hokkaido. Okay na okay din yung Hokkaido. Pwede din natin i-recommend. Kung gusto nyo ng talagang tea yung lasa, ma-recommend namin yung Hokkaido. Yon, last na ay itong caramel sugar. Yan. Ito yung parang pinaka kakaiba kasi yung design niya sa packaging niya, parang madaming ano eh. May mga caramel syrup, pero hindi wala kami ng caramel syrup kasi hindi namin binili yun.
Pero meron kami dyan yung chocolate syrup. Hindi lang namin ginamit. Tikman na natin. Ano na yan? Baka naman kailangan ito ng ano, ng caramel syrup talaga. Masarap, matamis. Yung normal na lasa talaga ng caramel, caramel nga siya. Matamis nga. Talaga. No? Masarap siya. Pero parang ano, parang malapit yung flavor niya sa winter melon din. So, dito sa tatlong latest na flavor natin, okay na okay, marirecommend din namin sila. Yeah. Pero so far, ano talagang favorite mo? Sa ngayon, sa lahat. Parang ngayon. Ang nagustuhan ko na is yung taro. Okay ako sa taro. Okay ako sa taro talaga. Ako forever Okinawa talaga. So, Okinawa ka talaga. So far, so good. So, ayun guys, sa mga mahilig mag-milty dyan, yan, kaway-kaway sa inyo, try nyo tong Enjoy Philippines na milty. Sobrang panalo. And yun, kung tulad namin na mga mahilig talaga kami sa milk tea, hindi naman kami everyday pumupunta sa lumalabas and nakakakita ng parang store or mga bilihan ng milk tea. So, okay na meron din kami ng supply sa bahay para anytime na gusto namin mag-milk tea, matatry namin siya. And syempre, di ba, kung bibili ka nga talaga ng milk tea sa labas, magastos talaga yun, guys. Yes. So, kung compared naman dito, 'di ba? Sobrang dami mo nang magagawa. So sa bahay lang. Uulitin namin ha. Lalo na. Yung isang ganito, isang pack 500 grams, pwede siyang makagawa ng 4 liters na milk tea. O, 'di ba? So sa halagang iba-iba kasi 'to eh. Pero yung pinakamura nila is around 80 pesos. Yes. Yung pinakamahal naman is around 150 pesos. Sulit na sulit talaga, guys. Meron ka nang stock sa bahay, anytime pwede ka mag-milk tea. Sulit na sulit pa kasi masarap. Anytime, anywhere. And, yun nga, ulitin namin, ang products na ito is from Enjoy Philippines, negosyong bayan. Ayun guys, sobrang haba na ng auto namin. Guys, don't forget to like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Baboon!